ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga bansang natulungan ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Isa ito sa ipinagmamalaking ugaling Pinoy na magpahanggang sa ngayon ay ating nasisilayan. Kung kaya't, pati ang ibang bansa noon ay ating ding natulungan. Katulad na lang ng pagbibigay tulong medikal, seguridad, sundalo at maging pagkupkop sa kanila. Hindi man tayo nakakaangat na bansa kumpara sa iba, bukas naman ang ating isipan na tumulong sa mga taong nangangailangan, kalahiman o hindi. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga bansang natulungan ng Pilipinas sa oras ng kagipitan o digmaan. Number 5, Russia. Ito ang pang-apat na bansa na tinulungan ng Pilipinas. Noong 1949, kinupkop ng Pilipinas ang 5,500 na anti-communist refugees na galing sa Russia dahil sa persecution ng China. Dahil sa kabutihang ginawa dito ng mga Pilipino, ay nasagip ang libu-libong buhay ng mga Ruso. Magpa hanggang sa ngayon, ito rin ay tinitingnan nilang malaking utang na loob sa Pilipinas. Kaya masasabing hanggang ngayon ay maganda ang relasyon ng dalawang bansang ito. Sa katunayan, bukod sa nagdo-donate sila ng malalakas na armas sa Pilipinas, ay nagbibigay din sila ng pribilehiyo sa mga Pilipino na bumili ng malalakas at makabago nilang uri ng armas. Tumutulong din ang Russia sa Pilipinas sa naganap na kaguluhan sa Marawi sa pagpapadala ng tulong armas pandigma. Tunay nga na ang relasyon ng sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay maganda. Number 3, South Korea. Ito ang pangatlo na bansa na tinulungan ng Pilipinas. Noong nakararanas ang South Korea ng kahirapan sa digmaan dahil sa Korean War, nagpadala ang Pilipinas ng mga sundalo upang tumulong sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng North Korea at South Korea. Sa ngayon, muling pinagtibay ng Pilipinas at South Korea ang bilateral relations nito. Ito ay matapos ang 8th Philippine-South Korean Policy Consultation na dinaos sa Seoul noong Pebrero 17. Ang Philippine delegation ay pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro, habang ang panig ng South Korea ay pinamunuan ni First Vice Minister of Foreign Affairs Chu Hong-dong. Tinalakay ng dalawang bansa sa Philippine-South Korea Policy Consultation ang mga paraan upang palakasin pa ang kanilang bilateral cooperation. Nagkaroon ng malalim na talakayan ang magkabilang panig sa larangan ng defense at security, maritime engagement, trade, investment, energy, nuclear power, infrastructure, science and technology, information and communication technology cooperation, climate change, and people-to-people exchange, na nakatuon sa turismo and consular cooperation. Number 2, Vietnam. Vietnam ang pangalawa na bansa na tinulungan ng Pilipinas. Sa katunayan, sinasabi ng iba na ang Vietnam daw ay nag-iisang communist military ally ng Pilipinas. Ang magandang relasyon ng Pilipinas at Vietnam ay nagsimula pa noong unang panahon.
sapagkat isa ang Pilipinas sa tumulong sa Vietnam noong ang kanilang bansa ay nakararanas ng giyera. Nagpadala noon ng Pilipinas ng 10,450 Philippine Armed Forces troops sa South Vietnam upang tumulong sa medikal at seguridad ng kanilang bansa. At ayon sa talaan, siyam na Pilipino ang napatay sa engkwentro na ito. Kaya, masasabing kung tayo man ay mapunta sa kalagayan ng kanilang bansa, malamang tutulong din ang bansang ito sa atin. Bukod pa dito, parehas ang gobyerno ng bansang ito ay napag-usapan ang kanilang pagtutulungan sa food security, climate change, defense, and food supply. At ang panghuli sa ating listahan na bansang natulungan ng Pilipinas, number 1, Israel. Israel ang isa sa mga bansang natulungan ng Pilipinas. Nagkaroon ng magandang ugnayan ng Israel at Pilipinas simula noong kinupkop ng Pilipinas ang mga Israelita na noon ay nakararanas ng matinding paghihirap at digmaan sa kanilang bansa. Ang ginawang ito ng Pilipinas ay hanggang sa ngayon ay binibigyan ng halaga ng Israel. Sa katunayan ay may nagawang lugar sa kanilang bansa na makikita ang magandang pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Israelita. Nagbigay din ng Israel ng pribilehiyo sa mga Pilipinong nais maglakbay sa kanilang bansa. Ito ay pagtanaw ng utang na loob, magandang ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Isa din ang Pilipinas sa binibigyan ng kakayahan ng Israel na bumili ng mga kagamitan nilang pagdigma. Lingid sa ating kaalaman, ang taglay na lakas ng bansang ito at mga makabago nitong kagamitang pandigma. Lahat ng ating kabutihang nagawa sa ibang bansa ay naway bumalik din sa atin kung tayo naman ang mangangailangan. Ang pagtulong at paggawa ng mabuti sa iba ay nangangahulugan ng pagkakaibigan. Naway matuldukan na ang mga alitan sa iba't ibang parte ng ating mundo at tayo ay magkaisa na. At yan ang listahan ng mga bansang natulungan ng bansang Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.